panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, dalawang veterinaryo muli ang aking kasama, si Doc Keith at si Doc Cora. Makamusta po mga Doc? Mabuti naman ako, Amy. Kumusta ka, Doc Keith? Yes, kumusta ang mga bagay-bagay sa paligid? Ngayon, bago magpasko, panahon ng Christmas party. Kumusta ba ang pagse-celebrate ng mga Christmas party sa inyong grupo? Okay ngayon, makapunta kahit saan dahil maluwag ang traffic. Walang sana. Oo, kaso, akala ko sasabihin mo, okay ngayon, makakapunta ka kahit saan kasi puro Zoom eh. Puro virtual. Pwedeng dalawang party at the same time. Palit-palit ka na lang ng gadget. Huwag ng kalsada ngayon. Compare sa mga nakakaraang Pasko. Oo. Pero of course, nagre-reflect yan din sa takbo ng ekonomiya natin, di ba? Yes. At sa tunay na problema ng community, di ba? Oo. Bawal. Tao, hindi lumalabas, hindi namimili. My mother is 79 years old. Bawal siyang mag-shopping. Ito pa naman yung favorite part of the year niya. Yung mag-Christmas shopping. Hay nako nanay. Next year. Pero kayo po ba into ano din, mga online shopping? Kasi yan na nauuso ngayon. May 10-10, 11-11, 12-12. How kayo about you? Ikaw nga, ikaw ang tatanungin ko, Amy. Kasi yung makmili niya din. Ha? Eh, medyo nagpupuyat po ako ngayong mga panahon na to. Kasi shopping online. Shopping online. Yes, Doc Kit. Ganyan din si Kim. Actually, inaanak ni Doc Kit yung si Ryan. Pero hindi masyadong mahilig mag-shopping. Yung mga daughters ko, napupuyat ka online shopping. So, pero ako parang hindi ako komportabling mag-shopping online. Ayoko online. Ako din. Ito talaga, di ba? Minsan wala ka nang magagawa pag dumating na sa'yo. Ayun na. Nandun na yung item. Pwede mo na maibalik to, Kit. Hassle. Pero hassle lang, di ba? Hassle kasi, for example, gagamitin mo na say in two days time. Tapos yung pala, mali yung size. So, bibili ka rin, physical shopping ka din. Mm-hmm. Pero ngayon po kasi, ito ah, naobserbahan ko lang naman, papalapit ang Pasko, eh talaga dinudumog po itong mga divisorya, yan mga pilihan. Kahit na may wala pandemya. Ng health precaution, kahit hulihin ang hulihin. Balita ko nga, may yantok na ngayon ginagamit yung mga Manila policemen. Oo, Dokora. Yan. Yan ang isa sa mga, ano. Nasa newspaper, ang ganda nung yantok nila yung bambong payhat. Opo. Nakatuwa nga din. Pagod na rin sila sa quarantine, pero just the same, hindi kailangan pa rin na i-observe natin yung strict quarantine. Oo, sa Europe. Hey, my shirt po lang po, no, speaking of online, meron din po manag-online ngayon ng mga ano, gulay. Oo, yan din ang problema ng mga magmamano kasi ang dami ding ino-online na poultry at saka ng pork din, mga frozen. So, paano yung gulay? Di nalanta, di ba? Po yun, Dok. Ano yan? Hindi naman siya lumalagpas ng 5 days bago delivery. Oh. So, 2 days lang malalanta ang gulay in 2 days. Actually, pero Dok, yung sinasabi ko, ano naman, i-deliver na siya sa bahay mo. Hindi mo na kailangan lumabas. Masubo ako nun. Ganoon na siya. Nakasubo ka, Dok Kit. Anong pinadeliver mo online? Lahat ng klase. Meron, Echay, kangkong. Talaga? Hindi siya lanta? Hindi, kasi sandali lang din dadali na sa'yo. And then, pag kinuha mo, lagay mo na sa ref. Tapos maganda yung packaging nila. Minsan binabalot nila sa newspaper para wag
malanta. Yung voice. Oh, magandang balita yan. You know why? Hindi kung tumaas ang demand ng gulay, baka mapilitan ng magtanim ang mga millennials natin. Ma-realize nila na magandang pagkakitaan. Yes, oo. Oh. Eh, katulad ngayon, di ba? Doc Cora at Doc Kit, mahal ang sili ngayon. Ah, may guest nga tayo later, 'di ba? Para magturo sa mga millennial ng paggugulay. Kailangan mapakitaan natin ang figure ng mga bata na 'yan. Mamaya itatanong natin kay professor natin. Opo, mamaya pag-uusapan natin. Pwede na bang mag-tanim? Eh ito ka noon isang araw ko pa tinatanong, pagtatanim din ba yung term sa ginagawa dito sa itong paggugulay na 'to? Kasi alam ko po, soilless eh. Wala daw lupa. Alam naman natin pag may lupa. Yung mga hay... Hindi ako naka-confuse sa term na yun. Nagbigay ka na ng clue sa title ng topic natin ngayon, ha, Amy, ha? Yan yung hydroponics, diba? Na-excited kasi ako, Dok. Ayan, ako din. Excited yan. Rin ako dyan sa balitang yan. Saka tignan natin, Dok, kung pwede ba yung sili? Kasi sabi ko nga, mahal. Baka pwede naman sa loob na lang ng bahay natin ito. I saw it. 800 pesos per kilo, Doc Kit. Actually, ang sili pwede sa paso eh. Di ba? Oo, oh, yan. Mm-hmm. Eh, tignan po natin kung kaya ito dito din sa makabagong pagtatanim na pag-aaralan natin. Yan. Modern agriculture na pag-uusapan natin ngayon. Sa pagpapalik po yan na mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad po na napag-uusapan namin kanina, pag-uusapan natin ang hydroponics. At meron tayong ekspertong makakasama, Doc Cora, sino po siya? Yes. Amy, our guest for today is a registered professional agricultural and biosystems engineer. He is also a registered professional teacher at the Department of Agricultural and Biosystems Engineering, College of Engineering in Central Luzon State University. He is one of the most outstanding Filipino agricultural engineer and international lecturer and country representative and presenter in Asia and USA. He finished his Master of Agricultural Engineering in Central Luzon State University and postdoctoral research in University of Arizona, Tucson, USA. Friends, our guest for today is Dr. Chito F. Sase. Hi, Doc! Kumusta po kayo ulit? Opo, kumusta po? Welcome po ulit sa ating show. Yes, kasama po, natin po sa bilang co-host si Dr. Kit De La Cruz. Dr. Yeah. Kit, kumusta po kayo? Welcome back. Okay lang. Ito, magpapasko. Excited ako sa mga itatanong namin sa iyo kasi medyo interesado ako rito sa hydroponics. Ayan, simulan po natin ang tanungan, Dr. Kit at Dr. Cora. Okay, ang unang kong gustong malaman, Dok, kasi why do we have to apply hydroponics? Ano ba ang kasalukuyang kalagayan ng vegetable industry dito sa Pilipinas? Ako, napaka ganda po ng tanong ninyo. In year 2000, may narinig po akong, may nabasa po akong article reporting that the Philippine agriculture is really in crisis. Particularly in vegetable industry, ang sabi po nila yung vegetable industry daw natin is in comatose condition. For so many years, ito po ay lumalala ng lumalala. Kaya po, kailangan daw ng isang drastic change in the way we produce vegetables and particularly yung approach natin sa agriculture. Many scientists in the world tells that the present systems of agricultural production is not anymore suited for the 21st century requirement of food production. Kaya nga po, lumalapit na tayo doon sa sinasabi nila na fourth industrial revolution, that everything should include automation, should be improved using the Internet of Things, and everything ay dapat daw po magkaroon ng paradigm on how we do our agriculture.
Tayo po dito sa Pilipinas, medyo mabagal ang ating pag-usad. At katulad po nung nasabi natin sa unang episode, marami pong naging problema. At isa na po doon ay ang kakulangan ng suporta ng government in the past era. Ang ating pong gobyerno ngayon ay nagsusumikap at nagdudumali na ito ay i-implement. At gusto po talaga nilang ang sitwasyon ng mga magsasaka ay baguhin. Sa pangunguna po ng ating Pangulo at ang ating DA Secretary, ang ating pong mga magsasaka ay gusto nilang ibangon sa kanilang kahirapan. Kaya po kung makikita nyo, napakaraming programa ngayon ng agriculture. Nabanggit din kanina sa ating episode na tayo po ay kailangan ng karagdagang pondo. In short, ang sagot sa tanong number one, sa question number one ni Doc Kit, ang kasalukuyang kalagayan ng vegetable industry ay comatose or dying. Dying sana, po. Sana mapagtulong-tulong natin sa pamamagitan ng program na ito, buhayin. Sana makatulong tayo kahit tayo ay private citizen sa pagbuhay ng vegetable industry. So Doc, Doc Chito, ang title po ng ating episode ngayong araw na ito ay hydroponics. Ang tanong ko po, ano po ba ang hydroponics at ano po ang pagkakaiba niya sa mga organics? Okay po. Ang hydroponics po ay ang sistema ng pagtatanim kung saan hindi tayo gagamit ng lupa. Marami po ang nagtataka kung bakit daw po hindi kailangang isama ang lupa sa pagtatanim. Nung mga nakaraang taon, nung ating tayo nag-aaral, ang sinasabi sa atin ng ating mga guro, pag wala kang lupa, wala kang halaman. Pero napatunayan po ng science na yung lupa daw po ay reservoir or kumbaga imbakan lang ng tubig at ng pataba na kailangan ng halaman. So kung kukunin po natin yung pataba na nakaimbak sa lupa at tutunawin natin siya sa tubig, magkakaroon po tayo ng hydroponics, aalisin na natin yung lupa. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi po kailangan ng lupa para magkaroon tayo ng halaman. Ang hydroponics po at saka ang organic farming, when it comes to fertilization, yun po yung pagpapataba lang tayo, ay magkatulad. At lagi po na lang sinatin at akong tinatanong, ano raw po ba yung, ang hydroponics daw po ba ay organic? Lahat po ng tao, ang gusto nila ay organic. Ang kakainin. At ang, yun po, doon ko pinaliliwanag na when it comes to fertilization, sa agrikultura po kasi, meron tayo sinasabing fertilization. Meron din naman tayo pag nagka-problema, pesticide control, yung control of insect or yung IPM, Integrated Pest Management. So paghihiwalayin po natin yun, doon lang muna tayo sa fertilization. So magkapareho po sila. Paano naging magkapareho? Ang kung po kasi ang pagka kayo nagpataba sa lupa, kahit po saan galing yon, galing halimbawa sa manure, ang base niya ay manure o humus, pag po nilagay ninyo yon sa halaman, sa lupa, ang totoo niya, hindi naman kakainin yung halaman eh. Ang kailangan po doon, ang kailangan lang ng halaman doon ay yung pataba na nandoon. So paano niya makukuha yon? Kailangan siyang tunawin sa tubig. At pag po tinunaw natin yan, maghihiwa-hiwalay ang mga pataba doon in the form of elements katulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, molybdenum, calcium, manganese, so lahat po yun. Yan po yung sa lupa. Ngayon, kung sakali namang bibili kayo ng pataba para gamitin hydroponics, ganun din po mangyayari. Tutunawin din natin. In both of this, pagka nagkulang ang iyong pataba, magiging malnourished ang iyong halaman, maputla, hindi normal. Pag naman napasobra ka, both in hydroponics and in organic, mamamatay ang iyong halaman because of toxicity. So ano po ang pagkakapareho nila? Pareho pong natutunaw ang pataba in the form of inorganic ions. Kaya po sila when it comes to fertilization, yung hydroponics po at saka organic agriculture ay pareho.
Saan sila nagkakaiba ngayon? When, pagka po tayo ngayon ay halba nagkaroon ng insekto sa greenhouse o nagkaroon ng insekto sa open field, mag-a-apply tayo ngayon ng pesticides. At doon na po papasok yung pagiging hindi organic. Ngayon, kung gusto mong i-maintain na organic yan, kailangan kang gumamit ng mga organic extract para pang-control ng mga pesticides. Sa hydroponics po, ito po ay nanggaling sa dalawang salita na Griego. Hudor, meaning water, na naging hydro po kasi siya. Naging hydro. From hudor, naging hydro, meaning water. At yung ponics naman po, galing yan sa ponos, meaning working. So literally, we are, water is working. Yun po ang literal translation. Gagamitin natin yung tubig para magtrabaho at magaroon tayo ng pabrika ng pagkain with less work. Ganun po, ma'am, yan. Napaka-interesting pala ng sistema ng hydroponics, no? Doc, interesado rin ako na ano, curious ako, saan ba nagsimula yung ano, pamamaraan ng hydroponics? Noon nga pong kwan, pumupunta, sabi nila, ako raw naka-invento ng hydroponics. Sabi ko, hindi po. Actually po yan ay napakatagal na. Yan po ay nag-umpisa noon sa kwan, sa North America. Ang kanila pong pangalan nila ay yung mga Aztecs of North America. Pero dito po sa Pilipinas, masasabi natin na kayo ay pioneer at inventor ng hydroponics. Opo, isa lang po kami sa nag-umpisa. Marami po kami nag-umpisa nito. Pinagtulong-tulungan po namin itaas ang antas ng ating awareness dito sa Pilipinas. So hindi po kami inaangkin namin dito sa CLSU na kami lang ang kumilos. Napakarami po namin kumilos. Isa na po dyan, UPLB. Institute of Plant Breeding. Yeah, sila po ang actually nauna sa amin. At kumbaga, pinagtulong-tulungan namin na yan na i-promote. Doc, ayan, medyo broad po itong tanong. Take your time po. At marami po ang nagtatanong nitong isang ito. Dahil ang Pilipinas nga po ay maraming lupain para pagtaniman. Hmm. Malawak at marami pong lupain para sa bansa, pagtaniman sa bansa natin. Bakit po kaya kailangan tayong mag-encourage ng hydroponics? May mga benefits po ba ito? Mm-hmm. Marami na pong nagtanong yan sa akin. Sabi niya, ba't kailangan mag-hydroponics? Ay napakaraming mga bakanting lote. Lupa. Sabi ko, eh, yun na nga po ang problema. Bakit ba bakante? ano kaya ang problema? So, walang magsasaka? Posible yun. O maraming insekto, laging may bagyo. So hindi, marami pong mga elements na hindi makontrol. Ngayon, gagawa po tayo ng panibagong approach. Gagawa tayo ng greenhouse and we will do hydroponics inside the greenhouse. So hindi nyo po kailangan ng malaking lupain para makapag-produce ng mas maraming pagkain. Hindi nyo rin kailangan ng lupa kung kayo ay nasa urban cities na hindi nyo kailangan ng lupa para magkaroon ng mga vegetables. So yun po ang kuan, ang kagandahan ng hydroponics. At kailangan lang po matutunan ang technology, hindi naman po mahirap. You don't need to be an agricultural engineer or a postdoc. Ang kailangan lang po ay mahilig kayong magtanim. And yung desire ninyo na kumain ng fresh na vegetables. Mas masarap daw po ang lasa nung ikaw ang nagtanim. Eh. Di ba, Doc Kid? Siguro, madalas kang... Yeah. Alam natin kung saan nagmula, di ba? Yan po ang importante. Oo. Pag pumunta kayo sa palengke, ang gaganda ng mga vegetables doon, pero how? Anong paraan nila para naging magandang ganun? Yung mga ampalaya natin. Naku, kung makikita nyo lang kung paano i-produce ang ampalaya, kikilabutan kayo. Kung paano i-produce ang melon, maging ang petsay. Maging ang petsay. Napakaganda, walang kagalos-galos, walang mga butas. Pero kung alam nyo lang, eh, kikilabutan kayo na, ito palang kinakain ko ay lason. Ganun po. So, nabanggit yes po na medyo madali lang naman palang mag-umpisan ng hydroponic system. Paano po ba yung paraan para masimulan yung ano yung method na
gagawin natin para masimulan ang pagpapayag ng hydroponics? Ang Institute of Plant Breeding po sa UP Diliman, sa UPLB, ay nag-umpisa kung paano gamitin ang mga pang-araw-araw nating nakikitang mga basura sa paligid natin. Number one na po doon yung styrofoam na pinaglalagyan ng mga vegetable, ng mga kuha natin, mga prutas. Nagkalat lang po yan dati. Dito po sa Nueva Ecija, dati nagkalat lang yan at problema nila kung paano tinapon. So kinukolekta ko. Nung nalaman nilang ginagamit ko, binenta na sa akin. Nung bandang dulo, ngayon ang mahal-mahal na. Sabi ko, binigyan lang kita ng negosyo. Pinagkakitaan mo pa ako. Sir, ang dami nang naghahanap. Hindi lang po kayo. Dati-rati, problema ko to. Ngayon, kayo na. Ang dami-dami na naghahanap. So, nakakatuwa po. So, paano mag-uumpisa? Yung styrofoam po na yon actually, ay pre-promote ng IPB, ng UPLB, para sa halip na nagkalat at manira ng environment natin ay magamit sa food production. At yun po yung sinasabi nila na snap hydroponics. Napakasimple. Lalagyan mo lang ng yung styrofoam na yon, lalagyan mo ng plastic kasi kailangan mong i-contain yung nutrient solution, yung tubig na may pataba. So lalagyan mo ng plastic, tapos yung takip, lalagyan mo ng butas para doon mo mailagay yung iyong pagtataniman na plastic cups. So kung may buto ka, pwede mo nang ilagay doon sa plastic cups na mayroong growing media at ipapatong mo lang doon. Pag tumubo na yon, titingnan mo lang kung kailan ka mag-harvest. Napakasimple po ng ginawa nila pero napakalaking tulong. At dyan po nag-umpisa ang hydroponics dito sa Philippines. Sa pamamagitan noong kanilang ginawa na yon, nagkaroon po ng maraming systems. At ang naging contribution po ng CLSU dyan, gumawa kami ng mga engineering designs on how we can make the systems verticalize. Pwede nating pagpatung-patungin, just like what I'm telling na yung 1 square meter garden. So, instead of 1 square meter, na makakapagtanim lang tayo ng mga 15 to 20 plants, eh, makakapagtanim po tayo ng mga 300 or more or up to 400 plants. So, ganun po yun. So, paano mag-uumpisa? Kailangan lang po tayong makinig ng mga lecture, ng mga usapang ganito. In fact, marami pong mga video sa YouTube. In CLSU, we have so many video available. We have many publications about this. So meron din po kaming mga lecture na in-sponsor ng DABAR, tsaka ng DOST, na isang click lang po sa YouTube, eh, pwede ninyong mapanood. Ngayon, ang maganda po doon sa aming mga video na yon ay yun po yung mga pangkaraniwang nagkalat lang na materialis natin sa paikot-ikot dito. Kung gusto niyo naman gumawa ng system, ay available po sa hardware lahat ng magagamit. Kasi po nung ka... Yes, ma'am. Yun nga po, kung masasabi natin na hindi nga masyadong kinakailangan ng lupa para makapagpalaki ng halaman sa hydroponic system. Ano naman po yung klase ng medium na kailangan gamitin? At para saan po yung nutrient solution? Nung po kami gumawa ng system, kinailangan po namin na magtayo ng para halimbawa tatayo sa isang vertical doon po sa snap hydroponics. Ang nutrient solution po ay yun po yung mga pataba na nandoon sa lupa. Doon sa lupa meron pong at least 13 na pataba. At yan po yung ginagamit ng ating halaman. Usually, ang nilalagay na lang po natin dyan ay yung karagdagan, lalo na pagka sa palay at ibang vegetables. Nilalagay na lang po natin mga pataba dyan ay NPK, kung ano-ano na lang na karagdagan. Kasi karamihan ng pataba, lalo na yung mga sinasabi namin na micronutrients ay available na nandun sa lupa. Nandyan na. Nandun na. So, kung gagawa po tayo ngayon ng hydroponics, kailangan po na yung mga pataba na nandoon sa lupa ay kuhain natin. And in fact, napakarami ng pag-aaral kung ano ang kailangan ng mga halaman na pataba at kung gaano karami. Lahat pong ito ay nasa internet. Kung gusto mong gumawa ng nutrient solution formulation, nandun po yun, titimplahin na lang, may procedure. So ang ginagawa po namin dito, bibili po kami ng mga inorganic fertilizers na yun. And appropriately, kami po ay magtitimpla according to the requirement of the crop. Hindi sobra, hindi kulang.
basta kinumpute na po yun ng mga naunang nag-aral sa amin. Marami pong nakapag-aral na, so kinukuha na, available na po yan. And it's only time na itatry mo. So nagawa tayo ng formulation, nilagay natin doon sa styrofoam, tinunaw natin sa tubig, at hinayaan natin doon yung ating halaman. So, ito pong mga nutrient solution na to ay nabibili na, templado na. Kaya po yung may sinasabi silang snap hydroponics. Yung pong snap hydroponics, available na nabibili yung bote-bote. A and B na sinasabi. A and B. So, titimplahin po may instruction po doon. Na sa, ganito karaming tubig, ganito lang karaming A, ganito lang karaming B. So, ganun lang po siya. Then after, yes, sir. Para bang nagtimpla ka lang ng kape. Ganun na lang po ngayon. Napakadali. Napakadali po. Yan po ang contribution ng UPLB. Yung kanilang SNAP hydroponics na yun, yung SNAP solution. At dyan po nila ginawang simple ang buhay ng mga na nagnanais na magkaroon ng hydroponics. Tapos po dito sa CLSU, ang ginawa lang po namin mga systems, greenhouse, ganon. Pero we have our own formulations because we use that in our study. Ganon din po yan. Yung kung may mga systems pala na, ano yung one pump system na naririnig ko sa hydroponics? Opo. Ito pong sinasabi namin na one pump rule. Sa isang system po kasi, lalo na sa aquaponics, yung ibang system po ay yung ibang mga system ang design nila ay dalawa ang pump. Dalawa po ang pump. Yung isa magdadala doon sa vegetable, tapos yung isa naman pupunta sa hydroponics, sa filtration system. Basta doon po para pagalawin yung tubig, minsan dalawa ang pump na ginagamit nila. Malaki pong problema 'yon. What if namatay yung isa, nasira yung isang pump? So yung isa gumagana hanggang sa kumati na yung part na yon, kakaakukuha na, aapaw na ang tubig. So ang amin pong sinasabi is there must be one pump rule, yung po ang ko namin. Sa lahat ng system, one pump lang. And you are going to use gravity just to allow the water to cascade down back to the tank na nandun yung nutrient solution. Dapat po 'yung ganoon. Kaya ang system po namin lahat ay kuno eh. From the lowest point na yung nutrient solution tank. May motor po kami doon na dadalhin sa pinakamataas yung tubig na may nutrient solution, and the system will allow it to cascade down and return back to the reservoir. Ganun po, sir. Oh. Lahat po ba ng klase ng gulay ay pwedeng palakihin sa pamamagitan ng hydroponic system? And mga magbigay po sana kayo ng mga dalawa ninyong paborito at bakit? Opo. Actually, ma'am, lahat po ng terrestrial plant ay pwedeng itanim. Ngayon, lahat ang problema, mabubuhay sa lupa, mabubuhay din diyan. Actually, ang problema lang, it is always a question of economics. Tayo lahat, pag nag-invest tayo, gusto natin balik agad. Bawi agad. Aha. Eh kung magtatanim ka doon ng nyug, kailan po? hindi ideal. Ano, mangga. I think kailan pabubunga yan. So, pero pwede. So, ang kailangan po natin ngayon ay yung madali ang bali. Yung madaling mabawi ang investment. So, ano ang mga vegetables na pwede? Alam niyo po ba ang petsay na bibili natin ng mga 10 pesos, 5 pesos minsan? Pero ang lettuce po na bibili po natin ng siguro mga dito sa amin, ang benta po namin ay 250 per kilo. Napakamura po niyan compared dyan sa inyo sa Manila. Baka sa inyo mga 500 to 800 pesos per kilo. No, ganun po. Now, kale. Many people are not so familiar with kale. Doc, sandali po, mabalik ako sa lettuce. Mula po sa seedling, mga ilang linggo po bago siya maging harvest. Dapat po ay 30 days or less. Ang bilis. Opo. Kasi ma'am... Para lang palang broiler yan, Doc Kit. Kaya imagine 250. Ang broiler nga, napakalaki ng puhunan eh. Masayang-masaya na sila sa 100 kilo. 100 pesos. So ma'am, ang kwan kasi, ang kasarapan kasi ng kwan, ng vegetable ay yung
naroon siya sa kwan, sa vegetative stage. Diba? Seedlings. Vegetative okay. stage. Tapos flowering, fruiting. Pagka yan ay malapit naman dun sa flowering, iba ng stage yung mapait na siya. Subukan ninyo, may nabibili kayong petsay at saka lettuce na mapait. So probably, matanda. Mas maganda po yung yang. Mga 30 days or below. Sa amin pong indoor garden na ginagawa namin dito sa Celestia, sa chamber namin, naging 21 lang po amin. 20 to 21 days inaanin na namin. Wow. Kaya napakalutong. Ang sarap. Opo. At mapepera agad. Yun ang, yun ang importante. Yun po ang importante. Pabalik agad. Oo. Ma'am, naalala niyo ba yun? Pero ma'am, pwede tayong mamili ng mga vegetables na mas malaki ang balik. Kale. Alam ko, pinakamahal na yan, lettuce, kale pala. Ang kale po, ma'am, ay 800 to 1,200 per pesos per kilo. How many days naman po siya? 30 days din. Ano po ba yung kale? Ayan. Actually, sa Tagalog. Hindi ko alam kung ano. Pero yan, actually, hindi siya. Pero yan ay sikat. Nahiyala akong magtanong. Sikat na sikat yan sa mga Chinese restaurants. Ah, kale. Google ko nga. Oh, yes, ma'am. Kasabay niya na ang mga arugula. Yes. Yun, arugula, pang mga Italian yes. dishes yan. Oh, ma'am, actually, yan ang mga leafy vegetables na napaka mamahal. Yes. Let's say, for example, sa herbs naman ay basil. Yan. Oh. Ganon din ang presyo niyan, ma'am. 800 to 1,200 or even more. Eh, ilang araw din po yun? Ganon din po. Uy, Dokit, ang sarap magtanim. No. Dokito, yung sili. Ay, ang sili. Actually po, yung sili, sa open field kasi, pag nabuhay mo yan, pwede mo siyang iratun. Ang ibig sabihin ng ratun ay, pag tumanda na siya, halimbawa, inanihan mo na siya ng mga 4 months, matanda na siya noon, puputulin mo yan, siguro mga 10 inches below the ground, tapos diligin mo, patabaan mo, magiging bata siya ngayon kasi magsasanga. Kahit po abutin niya ng 1 taon sa open field, pwede. Pero dito po sa hydroponics, hindi po namin yung ginagawa, cropping lang. Ngayon, tinatanong niyo kung pwede ba? Pwede po. Lahat po kasi pwedeng kunin, itanim. At actually, yun nga ang sabi ko, pwede tayong mag-command ng higher price. Mm-hmm. Oh, diba? Ito yung halaman na pinalalaki natin sa hydroponic system. Nagkakasakit din ba sila? At nagkakasakit po. Additional? Lalong-lalo na pagka malnutrition. Ibig sabihin po, kailangan din nila ng mga pataba at mga chemicals para yes, sa... Yes po, ma'am. That's why we have this A and B. So, pagka nakakuan, minsan ito pong pataba na to kahit kumpleto ito at nilagay mo doon sa tubig, may mga parameters pa rin tayong dapat sundin. Number one, pH. Ano ang pH ng tubig na may pataba? Dapat po yun ay nakapasok doon sa 5.8 to 6.8 ang pH. Pag sumobra doon, o di kaya ay kumulang doon, ang halaman po ay hindi nakakapag-perform. Bakit? Nasusunog yung kanyang ugat. At kahit na maganda ang pataba mo, hindi niya masipsip kasi yung ugat niya ay laging sira. So, number one pong parameter, pH. Yan po ang number one. O ano pa? Yung temperature ng nutrient solution, di ba, mainit tayo din sa Pilipinas. Pag pinasok mo yung tubig sa pinagdilig mo sa loob ng greenhouse, iinit lalo yan. Kaya dapat pag bumalik yan doon sa yung tangke, lalamig siya doon. Para pagka i-distribute na naman ng manure, papunta doon sa halaman, ay malamig siya. Ang halaman po kasi, ang gusto niyang temperature ay malapit sa 23 degrees centigrade yung tubig. Eh, mahirap pong ma-attain yun. Ako, inaabot din ako ng mga 25. Lalo na sa tanghali. Opo. Inaabot din ako ng mga 25. Pero 25 manageable pa rin. Gusto pa rin ako. Successful pa rin ako sa production. Doc, may pang-measure ba tayo ng pH? Meron po, ma'am. Meron. Mm. Available. At yun ang kailangan ng mga ng mga handlers. Handlers natin. Doc, yung green thumb. Kailangan... May kasabayan yan. Wala, ma'am, yan sa libro. Hindi totoo.
Ay, ito po yan, no? Wala sa libro yan eh. Hinahanap ko yan. Ako, kailan ko nakita niya Mingo. Hinahanap ko yung green thumb na principle na yan. Alam niyo, nakikita ko, green thumb na kwan, na kumpanya. Pero walang principle ng green thumb. Ako din, hindi ako din naniniwala. Basta masipag lahat, may green thumb. Basta passion. Yes. Ayun, Ayun, Doc. Yan po, Doc. O, kasi kanina nabanggit ni Doc yung 30 days na pagpapalaki. Yun po ba, nag-a-apply yun sa lahat? Lahat ba ng halaman na pinalalaki sa through hydroponic system is sa loob lang ng 30 araw ma-harvest na sila. Leafy vegetables and herbs. Probably in cases ng herbs ay mas mababa pa po doon. Katulad halimbawa ng mint. Mint is sa mga 700 to 800 to 1200 din po ang presyo niyan. Mint. So yun po ay ang style namin dito sa CLSU. Kakalbuhin namin siya. Halimbawa po, tumubo siya ng mga 1 foot after 10 to 15 days. Kakalbuhin namin siya. Then after 15 days na naman, ready na naman siyang harvestin. Mahal so, din yun eh. Ay, kamahal po, ma'am nun. And in fact, pag hindi nyo yan naibenta, patuyuin nyo. At pwede pa rin. Pwede pa rin na panglagay, Ma'am Sakwan. Minty po. Po. At saka din, Ma'am Sakwan, sa mga panglagay sa mga pasta. Lagay sa pasta. Including basil. Ang basil din po tinutuyo din, pinanlalagay. Ayan. Ito, Dok, isang pabitin na tanong naman. Para po, sagutin nyo ito sa ating pagbabalik, ka. Mahirap po ba mag-messing ng hydroponics? Yan. Sa ating kuyang pagbabalik, ito po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Doc Chito, yung tanong ko kanina, madali bang i-maintain itong hydroponics na ginagawa natin? Sa lahat po ng nag-hydroponics, ang sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo po kailangan ng postdoc para makapaggawa nito. Neither, hindi nyo kailangan ng engineer. Ang kailangan lang po ay yung kahiligan ninyo sa paghahalaman. At kung mahilig po talaga kayo, madali namang matutunan. Ang importante lang po ay marunong kayong bumasa at sumulat. Para at least nai-re-record ninyo at nababasan nyo yung inyong mga ginagawa. So napakadali pong i-maintain kasi paulit-ulit lang, walang pagbabago, paulit-ulit lang ang inyong ginagawa. Mula sa seedlings, yun din ang gagawin mo. Di pag umani ka, yun na naman. Sa pagtitimpla ng nutrient solution, gano'n na naman. So wala pong pagbabago, kaya napakadaling matutunan. And in fact, madali po siyang pagkakitaan din. Kaya nga ang pag-hydroponics po actually kung susubukan lang. So siguro sa umpisa maninibago kayo kasi hindi nyo pa alam. Pero yung pong mga naturuan namin na enjoy na enjoy po sila. In fact, marami na pong gumawa ng demo farm. Ginawa na nila, niregister nila sa TESDA at naging agritourism site. Naging kwan din po sila yung farm school. So, ang dami na pong ang matend ng aming training at yung nagbasa ng aming, yung nakinig ng aming mga YouTube video na seminar kung ni-record nila. So, naroon po kasi yung kwan yung mga steps 1, 2, 3. So, pwede nilang pag-aralan. Ayan, Doc, may tanong ko. Ay, sige, Doc, oras, hingit ko lang ito kasi ito muna, sige. Nag-try po siya hydroponics doon sa terrace namin. Mm-mm. So ngayon, pumili po siya ng solution sa UPLB, tapos nilagay niya po kamatis. Yan ang ano niya. Tapos maliit lang talaga yung pinaglagyan niya. Tama po yung kayo na yung plastic cup. Tapos sumaanin siya ng kanyang kamatis. Tuwan-tuwa siya tuwing umaga. Ate, puntahan mo yung kamatis ko sa taas. Tapos mga lima. Ang tanong ko po, gano'n po ba kadalas yung solution? Gano'n kadami ba yung kailangan? Che-check-in po natin. Di ba meron tayong meter? So ganito po kasi,
Ang leafy vegetables po ay iba ang requirement sa mga fruiting vegetables. Pero kung mag-uumpisa tayo sa seedlings, eh halos pareho pa ang requirement nila. Halimbawa, katulad noong lettuce, usually po eh mga 600 ppm ang kailangan niya. Ganon. Kumbaga yung strength ng ating pataba, ng ating nutrient solution. Pero habang lumalaki siya, i-increase mo yun. 800 after 1 week. After another week, 1,000. So, ganon. Pero pag dumating na tayong aani, dapat mga 1,200 na. Aanihin na. Yung mga leafy vegetables yun. Pagka kamatis, iba. Posibleng sa seedlings, pareho tayo. Pero pag kung kasi, di ba, inanin na natin siya ng vegetative stage. Eh, itong kamatis kasi, lahat ng fruiting ay may flowering stage pa at may fruiting. So, mas mataas pa doon. Mas mataas pa, inaabot po ng mga 2,000 ppm. Ganon. So, itataas niya. Makikita niyo yun kung ano ang itsura ng kanyang dahon. Kung yung dahon ay nakikita niyo hindi normal, then, ibig sabihin, i-check nyo na yung inyong nutrient solution. Mura lang po yun, yung meter, pH meter, at saka yung EC meter. Yung pares na yun, yung dalawa na yun, 500 lang pesos. Libre delivery pa sa online. Ayan, online shopping. Opo. Kasi doon din ako bumibili para mabilis. Kaya yung mga nagpapaturo sa akin, isakripisyon nyo na po na bumili kayo nito kasi dyan kayo matututo. Pag hindi kayo bumili nito, puro tsamba-tsamba lang ang ginagawa nyo. So, kailangan bumili kayo nito. Who knows na matutunan nyo yan, gusto nyo mag-expand, alam nyo na kung paano gawin. Pabibilihin ko na po yung pinsan nito. Pabilihin mo. Dahil ang ginagawa, kung wala siya noon, tsamba-tsamba lang yung kanyang ginagawa. So, para maging maganda ang kanyang kamatis, dapat ay kwan. Bumili siya. Doc, sigurado pong magiging maraming interesado dito sa ating maumpisahan ang hydroponic. Bilang advice po, mayroon po bang kinakailangang sukat kayong masasabi para o isang lugar para makapag-umpisa ng paghahalaman sa hydroponic system? Depende po ma'am kung how size, kung ano ang size na gusto nyo. Pero kung ano man ang kuha ninyo, lugar doon sa inyong lugar, sa inyong bahay, sa inyong lote ninyo, pwede naman pong mag-custom built ng greenhouse doon. Actually, marami na po kaming tinuruan mga sa seminars namin kung paano gumawa ng greenhouse, tropical greenhouse. Ngayon, kung gusto niyo naman pong kami ang gumawa talaga, di, pwede naman i-schedule natin. Medyo marami pong nagpapagawa sa amin ngayon. Wow. So, hindi lang namin ma... Pati nga bukid noon, pinapupunta kami. Sabi ko, paano pa? Wow. Ilaw na yun. Opo. Bukid noon. Sabi ko, kung hindi sa pandemic, lagay ko, hindi ako kayo mapipirmi. Yes sa dami ng nangungumbida. Nung kahit po noon, ma'am, nung wala pang pandemic, we have been to Coron, Ilocos, to Tagbilaran, to Davao. Maganda, pero, maganda yung line na yan eh. Pero next year po, tuwan-tuwa ako because DOST Palawan is inviting CLSU to develop systems in Kalayaan Island. Wow, congratulations po in advance. I will consider that a very big challenge. Challenge and blessings po, di ba? Opo, para ma-bless natin yung mga kapatid natin doon na napakalaki ng sakripisyo. Mm-hmm. Kasi kulang ang area nila, kulang ang tubig nila, tapos puro isda lang ang kinang kinakain. At saka po ang ano lang main industry sa kanila ay tourism po eh dahil nga bawal lang mining. Mm-hmm. Yes po. So nang laking bagay niyan kung ma-develop pa. Sa Kalayaan Island, ma'am, yung sa West Philippine Sea. At ang sabi nga, ang sabi niya eh, ang biyahe po diyan sir ay 38 hours sa Navy. Pagpapala rin tayo na C-130, sandali lang. Kaya lang po, weekly ang biyahe. Pero ano, challenge kayo. Challenge ako, sabi ko. Enjoy pa rin kayo. Sabi ko sa kanila, sige, I will take that as challenge. Kukuha ako ng sponsor para mapuntahan yan. Lahat ng kailangan natin, prayers. Dadalhin ko dyan. Para, kasi hindi naman problema sa kayan. C-130, kahit isang greenhouse, isakay ko doon. Supported ng gobyerno. Talaga matutuwa si Secretary Dar pagka nalaman niyang may opportunity na makatulong kami doon.
Oh, eh, Doc, ano, balik naman tayo, nabanggit nyo kasi kanina yung presyo, sa presyo. Mm. Yung bang mga halaman o gulay na na-harvest natin sa hydroponic system, lumalabas bang mas mahal sila, pareho lang, or mas mababa sa mga halaman or gulay na inalaki sa traditional system ng ano? Hindi po natin pwedeng ikumpara yung presyo. Mas mataas talaga tayo dapat. Why? Because we have higher, expensive kasi yung ating system. And dapat lang na mas mahal kung ako ang tatanungin. Because you get what you paid for eh. Pagbibili ka sa open field, na production sa open field, eh mura kasi may kasama kang pesticide na binili. Chemicals. Opo. And probably not only chemicals, you could also be contaminated with virus like Salmonella or E. coli. Marami pong istorya sa ibang bansa na resulting to death because of this. Ewan ko dito sa atin, siguro talagang matitibay tayo. Pero it is possible na magkaroon ng ganon. Especially kung nasa lupa, let's say halimbawa yung melon, nasa lupa, and you often use organic fertilizers na hindi natin alam ang source. Let's say galing po sa poultry or sa piggery yung source, binulok, hindi pa rin gaanong namatay yung mga virus, mga bacteria, then pagkakuan, nabubuhay kasi yun doon. Kahit na po yung amoeba eh, nabubuhay. Kasi tubig yan eh. Even lettuce full of water kasi yan. At posibleng mabuhay doon ang mga virus and bacteria na to. So kailangan nga po natin talagang mag-produce ng paraan, either organically or inorganically, ng paraan para mag-produce tayo ng malinis at ligtas sa pagkain. Marami naman pong paraan. Yung aking kaibigan na nag-organic agriculture, organic farm, yung kanyang farm, napakaganda ng kanyang sistema. At sabi ko, saludo ako sa iyong ginagawa because you are doing the right thing. Ang linis-linis ng kanyang lugar. Ang ganda-ganda. Di ba ang medium sa hydroponic, mostly water nga, di ba? Ang ginagamit natin. Chlorinated ba yun? Or dapat alisin ang chlorine? Pag po kami ay yung nasa syudad na tap water, umasa po kayo na chlorinated. So, ang ginagawa po namin dyan, ini-imbak namin para mag-evaporate yung chlorine. O sumingaw. So, let's say mga 2 days, saka natin gagamitin. O mas maganda naman, mag-ipon kayo ng tubig ulan. Opo, iwasan nyo lang na lamukin. Isasarahan ninyo rin, ano, ganon. So, pero ang ginagamit po namin dito sa farm ay yung galing sa poso, sa deep well. So, yun po, ligtas yun. Ngayon, ito pong mga, at kwan nito, yung sinanabanggit ni Doc Kit yung kwan, yung taniman. May mga sinasabi tayong growing media. So, other than water, yung tawag po natin doon ay water culture, meron din po tayong media culture. Ano yung mga media na to? Rice hull, carbonized rice hull, cocopeat. So, yung pong mga yon. Pero ako po dito sa CLSU, ang pinagtataniman ko, gravel ang pinagtataniman ko. Ang tutuusin, hindi yan makakabuhay ng kahit na anong tanim. Opo, opo. So, doon nga napapatunayan na ang kailangan lang ng tubig ay, ng halaman tubig ay at pataba. Doc, dyan po sa ating mga lectures, ayan, siguradong dadami ay interested. Magkano po kaya yung kinakailangan i-prepare para makapanimula? Depende po sa minimum. Opo. Depende po sa laki, katulad nga, may 50,000 kami na hydroponics. Pag po aquaponics yun, aabutin po ng mga less than 70,000. Kasi may extra part po yun. Ngayon, kung halimbawa, 3x4 square meters ang bibilhin mo, pag po hydroponics, aabutin po ng mga 300,000. Pagka po naman mga yung aquaponics noon, mas mataas po doon, mga 400. Doc, yung pong 300,000, ano po yung minimum na masusukatan niya? 2x2 na po kaya yon or more? What, 3 square meters by 4 meters.
Oh, sa 3x4. Opo, ang pwede naman doon sa aquaponics, sa hydroponics, ma'am, ang pwede mong itanim na vegetable doon ay 2,900 plants. Dami na. 50,000. Hindi po, mga 300, ma'am. Mga 300,000. Ah, 300,000 sa 3x12. 3x4 po, 3x4. Initial setup, meron na po kayong available na po pwede umorder. Opo, ma'am. Actually, talagang sa 300,000, umpisahan nyo na ng grupo nyo, ganon. Opo, actually, kung nga eh, pwede nga siguro magkakaibigan o wala kang pera. O sige, tayong tatlo. Sama tayo. Maglaro tayo dito sa kwan na to, sa paraan na to. Imagine 2,900 plants in 30 days. So kung ang kailangan mo lang talaga ay humanap ng market that is willing to pay the quality of your crop. Ayun, dahil talagang may iha-harvest, iha-harvestin po. May pagdadalhan ka lang. Kaya nga po sabi ko eh, from 3x4 square meters na meron kang 2,900 plants, probably you can increase your market. Who knows, next year marami nang maghahanap. You build a bigger greenhouse. Doc, ngayon pong pandemic, palagay ko napakaraming pumasok dyan. Napakarami. Pero nagmamahal pa rin po ang gulay. Alam mo kung bakit mahal ang gulay natin? Opo. Between July to October po kasi, kung mapapansin ninyo, makulimlim. Diyan ang ulan, diyan ang bagyo. Makulimlim talaga, halos walang araw. Na kaya po ang ating mga vegetables ay hindi makalaki. Dahil bukod na sa binabagyo, binabaha, ang number one talaga, ma'am, ay kulang ng sunlight. Kaya nga pagdating po, ma'am, ng November, December, ang mahal ng gulay natin. Sabi nyo nga, 800 ang isang kilo ng kuwan. Sili. O, kasi nga, hindi siya nakapag-grow ng walang mga magsasakang nakapag-buhay nung mga panahon ng July. Kasi nabaha, tapos kulang ng sunlight. So, ngayon lang bumabawi. Ngayon lang may sunlight. Ngayon lang walang bagyo. So, ngayon lang nakakapamunga. So, yung mga small factors na libre naman, i-manage lang. Yes po. Ngayon, kung naka-greenhouse tayo, affected din tayo noong kulang ng sunlight. Now, our solution there, we go for indoor garden. So, we have also set up here in CLSU ng indoor garden. And we grow lettuce and strawberry. Ayan, Doc. Nabanggit mo kasi kanina, aquaponics, hydroponics. Mm-hmm. Ano ba pinagkaiba ng hydroponics sa aquaponics? Mm-hmm. Sa hydroponics po, yan din ang tanong ko. Opo. Sa hydroponics po, vegetables ay pinatatabaan natin ng inorganic fertilizer. Yan po yung mga nutrient solution, kumbaga. Solution A, solution B, yun po yun. Pag aquaponics, wala itong nutrient solution. But we are going to use fish to fertilize our plant. So kumbaga yung ating isda, tama ang number nila para sa vegetable, ilang isda ang makakapagbigay ng fertilizer sa halaman. O ganun po. So pagka nakagawa tayo ng ganun, hindi na natin kailangan ng fertilizer, yung isda na ang magbibigay. Kaya nga po aquaculture plus hydroponics or fish farming and vegetable farming. So, kaya aquaponics. Now, dito po sa aquaponics na to, sabi ko nga kanina, hindi lang vegetable at saka kwan at saka fish. Marami na pong pwedeng isama. Meron nang pwede na nga yung kwan, yung freshwater prawn, pwede din ang mga suso. Ngayon, nagsama pa rin po kami ng kwan, ng mushroom, doon sa loob ng greenhouse. Kung ikaw ang papipiliin, anong mas madaling i-manage? Ang hydroponics o aquaponics? Kung ako po ang tatanungin ninyo, mag-uumpisa ako sa hydroponics. Oo. Bakit? Kasi dalawang buhay na po ang kinoconsider mo sa aquaponics. Hindi lang pala dalawa, marami na. Dito, pataba lang at saka vegetable lang titingnan mo. Pero dun po sa aquaponics, sinasabi nila wala raw gaanong problema sa nutrient solution kasi bibili ka nga ng nutrient solution sa hydroponics eh. Walang mabili. Kaya mag-aquaponics na lang sila. Pero marami pong iintindihin pagka-aquaponics. Number one.
tandaan po natin na dalawa ang ating inaalagaan dito. Yung fish, yung aquaculture crops, at saka vegetable crops. At ito po ay magkaiba ang requirement. Number one, sa pH na lang, pH. Ang requirement ng vegetable, 5.8 to 6.8. Ito pong isda, 7 or even more. Okay. So, paano mo ngayon sila pagsasamahin sa isang system? Yes. Oh, so it needs a lot of knowledge para paano pagganahin 'yon. Ang sagot doon ay you have to create a compromised environment where all the fish and the vegetables will be happy together. So paano 'yon? Ngayon po mag-uumpisa tayo doon sa design ng green ng ating system. May sinasabi po kami na stacking density. Ano 'yon? Gaano karaming isda ang ilalagay mo sa isang volume ng tubig? Opo. Sa isang drum ba eh, dalawang isda lang, tatlong isda lang? O baka naman pwedeng mga 10 kilo ang ilagay mo doon. So mayroon po kaming tinatawag doon na stacking density. Ano ang stacking density? At 'yun po eh sana sa kwan makikita niyo po 'yun sa lecture ko, no? Kung titingnan niyo po sa YouTube, nandun po 'yun. Ngayon, with this right stacking density, gaano karaming vegetable ang kayang bigyan ng pataba nitong isda na 'to? Ngayon, take note na siya pa ay paiikutin mo doon sa system. Na yung isda na may pataba ay dapat madiligan lahat ang ugat ng mga vegetables. Sapat na ba yun? Well, you should also consider, sabi ko nga, pH, yung electric conductivity o yung pataba, tapos temperature ng tubig, yan po, at saka dissolved oxygen. Gaano ba karaming oxygen ang nandoon sa tubig? So, paano ma-attain yung itong dissolved oxygen? Pag po kasi yung tubig ay ginalaw mo, pinaagos mo, and as it exposed to air, nagkakaroon siya ng oxygenation. Kaya dapat maganda ang ikot niya para pagbalik niya doon sa kwan, sa tangke ng isda, ay matutuwa yung isda. Tapos sasabihin, oh, thank you plants, at nilinis mo yung aking tubig. Nilagyan mo pa. Aeration. Yeah, opo. Nilagyan mo pa ng oxygen. O yan, sasabihin naman ngayon nung halaman, ikaw nga dyan, ikaw ang nagbigay ng pataba para sa akin. yan ang synergy, Sim. Dapat po ay may compromise environment sila. Attaining that, yun po ang magiging dapat sa experience nyo na kung paano nyo tingnan yung mga halaman. Kung paano pagganahin yung system. Madali lang po yun. Kailangan lang mag-umpisa. Kung halimbawang gawin nating large scale yung hydroponic system, nangangailangan ba yan na maraming trabahador o yung mga tao na mag-aalaga ng halaman, titingin sa mga kung may aquaponics na rin, sila yung mag-itingin doon? Ano po? Not regularly. Hindi kailangan ng full-time, ganon. Merong full-time, probably one or two. Pero pag kailangan ng maraming trabaho, may pwede kang hatakin. So hindi naman po araw-araw ay maraming trabaho. In fact, papasyal-pasyal ka nga lang dun eh. Dok, may package po ba? May tanong ako related dun sa nag-i-imagine na po kasi ko na pag-usapan natin ang greenhouse farming, tapos ngayon hydroponics, tapos nasama na ang nahapyawan na natin yung aquaponics. Meron po ba tayong package na sama-sama na sila sa isang offer? Yung po hydroponics at saka aquaponics? Opo. At saka po greenhouse farming. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, pag naggawa kami, halimbawa, katulad niya yung I have sent you some pictures. I just don't know if you received. Earlier. Yes po. Yeah. I saw it. So, so pag nakita nyo, ma'am, yung 3 square meters na yan, 3 by 4 square meters, lahat na po yung para ka bang bumili ng kotse at ang sasabihin ko, na ito na yung susi. Ready na. Lang. Ready na lahat. So, hindi po. Oh. Yung kasing iba, magpapagawa ng greenhouse. Pag natapos, tatawag na naman magpapagawa ng system. Sa amin po, lahat.
including the technology, tuturo namin sa inyo. So it's a total package na para ka bang bumili ka na lang ng kwa na, naroon na lahat. Naroon na po lahat. So wala kang iintindihin kasi yun nga ang nagiging problema ng iba, papagawa ng greenhouse. Walang taniman yon. Tapos tatawag na naman ng iba. Meron po akong nakilalang mayor, hindi ko na po sasabihin kung saan. Saan? siya po ay nagpagawa ng isa ng aquaponics. Hindi natuloy pero nagkagastos na siya. So binigay na naman niya sa isang kwan, sa isang contractor. Nagkagastos na naman siya. Pinadalaw sa akin 2 weeks ago. Ang sabi ko, Mayor, nanghihinayang po ako sa investment mo. Lalong-lalo sa opportunity na ito ay naituro mo na sa iyong mga constituents. Sana nagkakilala tayo ng mas maaga. And hindi dapat ganito naging kahihiyan yung investment mo. So kung interesado po kayo talaga, gagawin ko po ito para lang magkaroon ng showcase. At kami po sa CLSU ay maipakita namin na this technology is really working. Marami po kasing mga aquaponics na nakikita kayo na hindi naman po sa pamimintas, hindi naman gumagana. Marami po kayong makikita na kulang ba yung science? Kulang yung science po. Opo. Sa amin po, hindi naman kami sa nagyayabang. Ang sa amin lang po ay may experience po kami na pwede namin i-share sa inyo. Hindi po kami nagsasabi na kami ay mas magaling sa inyo. Siksik na siksik po talaga ang sharing nyo ngayong araw na to. Ang sinasabi lang po namin sa grupo namin sa CLSUA, kami po may mga experiences na. At nung una po, kung hindi nyo lang naitatanong, ilang beses din kami sumablay. Mm-hmm. Ilang beses din kami sumemplang. Pero dahilan po doon ay natuto kami. Yeah. Ang gusto ko lang pong sabihin ay, huwag nyo nang ulitin yung mga nagpagkakamali namin. We are here. Willing to teach you kung ano na yung nararamdaman. Ayan. Very well said, sir. Doc Tito, napakaganda ng usapan natin. Pero to break it, kulang na naman po ang oras natin. Isang oras lang po Pero we wish na sa susunod po ay paunlakan niyo po ulit kami ang aming... Opo, ma'am. Pangako po namin yan dito sa CLSU. Yes. Kasi gusto ko yung sinasabi ni Sir start smart, start right. Tama po yun. Kailangan simula pa lang, alam mo na kung tama yung ginagawa mo. Kasi sayang din po yung investment, di ba po? Sayang ang oras. Yes po. Masimula tayo sa maliit, pero yung tama. Tama. Then we expand. Yes. Ang ganda, maganda po. Doc Cora, Doc Pete, maraming salamat din po. Pleasure. Thank you rin. It's our pleasure. Hanggang sa susunod po, Doc Chito. Susuportahan po namin kayo. Ang aming programa po ay nakasuporta sa inyong programa po. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod po, magsama-sama po ulit tayo. Ito po ang Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.